Sa Maynila naman, isang 8 taong gulang na batang lalaki ang dinukot din ng hindi pa nakikilalang suspect. Nakahingi ng tulong ang bata matapos makatakas ng malasing ang mga suspect. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Anong nangyari sa'yo? Gulat na gulat ang mga magulang at lola na isang 8 taong gulang na batang lalaki na magkita sila sa Barangay Hall sa Laloma, Manila. Wala raw kasi silang kamalay-malay na kinakidnap na pala ang bata. Inantay lang siguro kami makatulog. Eh kami madaling makatulog kasi nga puyat, nagtinda. Tigas kasi ng ulo niya. Kahit anong saway mo dyan. Kahit sabihin mo na huwag lumabas, talagang ano yan, naantayin ka lang matulog. Kwento ni Christian, di niya tunay na pangalan. Tumakas siya ng bahay para makipagkita sa isang kalaro. Pero habang naghihintay sa Padre Faura, dinukot daw siya ng 3 lalaki. May dumating na taxi, sabay umistop dun sa kanto, sabay dinalan na lang ako. 2 po. Sinasaway ba sila ng driver? Hindi po. Sabay ano po, denied na ng driver. Hindi alam ni Christian kung saan siya dinala, pero pagdating daw sa isang bahay, iniwan lang siya sa loob ng taxi. Ang 3 lalaki, nag-inuman. Nang makatulog sa kalasigan ang mga dumukot sa kanya, dahan-dahan daw siyang lumabas ng taxi at nagtatakbo palayo. Hanggang sa mapadpad siya sa Cavite Street sa Maynila at mapansin na isang jeepney driver na noon nagpapagupit sa hinintuan ni Christian na barberya. Dinala po no isang driver ng Quiapo Ilalim. Nakita raw niya, nag-umiiyak sa labas ng barbershop. Sinala niya sa bahay kanina. Ayon pa sa barangay chairman, isang bata na rin ang minsang dinala sa kanila matapos makatakas sa mga dumukot sa kanya. Dahil laganap ang balitan dukutan ng mga bata, nagpakabit na ng CCTV sa Natura Barangay. Sherry Ann Torres, GMA News.